kanilang pinag-uusapan ngayon ang tambalan ni na Kylie Padilla at Andrea Torres sa isang proyekto na gagampanan nila bilang lovers sa bago nilang proyekto Under Ring Entertainment. While TikTok ni Kylie Padilla at Andrea Torres pinagsilosa ni Arthur Abrenica, pinagkaguluhan din ang Wild TikTok dance si Kylie Padilla at Andrea Torres na kung saan ikinagulat din ng mga netizens ang kissing scene na Kylie at Andrea habang sabay na sumasayaw. Hindi nagtahuli ang mga kapwa celebrities na hindi magbigay ng komento sa sexy TikTok breakfast challenge ng dalawa. Samantala, ayon sa aming nakalap na impormasyon ng mapanood ni Arthur Abrenica ang sexy TikTok ni Kylie at Andrea, ay tila nakaramdam si Arthur ng pagsisisi at selos sa dating asawa. Ayon umano kay Arthur ay tila kay bilis makamove ni Kylie sa kanilang hiwalayan, sa kabila ng pinagdaanan ni Kylie Padilla ay nanatiling positibo at matatag ang aktres para sa kanyang dalawang anak. Hindi man ipinapakita ni Kylie ang kanyang masakit na naranasan matapos ang problemang pinagdaanan niya sa relasyon nila ni Arthur Abrenica, ramdam pa rin ng mga netizens na tila inaaling lang ng aktres ang kanyang sarili sa paggawa ng bagong proyekto. Alam naman natin na usap-usapan ngayon ang bagong project na pinagbibidahan ni Kylie at Andrea na kung saan may kakaiba itong twist para sa atin. Dahil dalawang babae ang nagmamahalan sa project na ito, kung kaya't maraming LGBTQ community ang excited na mapanood ito dahil sa isa itong istorya na tungkol sa pagmamahalan ng dalawang tao na pareho ang kasarian. Marami man ang nagulat ngayon sa lubog ni Kylie at balik-alindog ng aktres matapos makipag-iwalay sa ex-husband na si Arthur Abrenica. At kung titignan sa mga galawan ngayon ni Kylie ay mukhang wala na itong balak pa na makipagbalikan pa sa asawang si Arthur. Maganda naman ang naging co-parenting agreement nila ni Arthur tungkol sa kanilang dalawang anak na sina Alas at Axel. Ngunit maraming mga tagahanga nila ang umaasa na sana maayos pa rin nila ang kanilang relasyon alang-alang umano sa kanilang dalawang anak.